pagkakataon, nagiging successful yung isang magkaibigan ay nagka-developan at nauwi sa isang romance relationship. May mga instances na sila ay good for friendship lang at merong iba na nauwi sa romance relationship. So, for this episode, i-share ko lang ng konti yung aking personal experience. Nakilala ko ito year 2000. Then, matagal na, siguro mga 1 year na kami nagkikita, pero hindi kami friends. May mga common friends lang, pero nakikita, pero hindi totally makakilala talaga. So, hindi maganda yung first impression, para kasi nadidistract ako sa kanya. Medyo long hair kasi siya, parang aga mula. So, parang, ano ba yan? Wala siyang ginawa ko, di maghawi ng buhok niya. Hindi ko inakala or hindi ko inexpect na mai-involve ako sa lalaki na ito. Since na hindi ko naman siya friend, hindi ko siya bet. And one time, yung kasama niya sa work, in-invite ako na sumama sa kanila mag-swimming. Nagkataon naman na meron kami yung family gathering. So, nagbigay siya ng number na if ever man matuloy o hindi, kontakin ko. Hindi ko alam na number niya pala yung binigay sa akin. That time, wala akong interest sa cellphone. Kasi, parang, ano sa bin ng cellphone? Tapos, para maka-text ka pa, kailangan mong meron kang 300 kasi prepaid, load dati. So, kailangan mo ng 300 pesos para magka-load. Ang mausong cellphone pa that time, Motorola, bagong labas lang yung Nokia. So, parang gastos, isa pang gastos. So, ano nangyari yun? Nagkaroon kami ng, natuloy kami sa umuwi ng family ko. Hindi ako nakasama sa kanila. So, nag-message ako ng good evening. Pakisabi po, ako po si ganito. Hindi po ako makakasama. Not knowing na siya pala yun. Nakitext lang ako sa tita ko. So, to make it short, nag-start kami sa text. At least, hindi naman before. Hindi naman. Nauso kasi that time yung can you be my text mate? Some text mate. Hindi naman ganun nangyari. Pero parang ganun na rin. Nag-start sa good evening. Doon pupunta ako sa tita ko. Nakikitext ako. Nag-text kami. Nag-call. And parang nagkantsawan lang yung tita ko na kung kaya namin dalhin yung textmate namin sa bahay para ipakilala. And that time kasi alam ko mahihiyain siya. So ayaw niya. So text lang talaga kami. One time may nangyari, sa akin na lang yun, na bigla siyang nag-decide na sunduin ako. Then, yun namin. Na doon nag-start yung aming love story. So, umabot din na 1 year, maraming pinagdaanan. Di ko rin akala na aabot kami sa ganun. Kasi, sabi ko, sa tao na to, lalabas siguro lalo yung kamalditahan ko. Kasi maldita ako eh. Siguro lahat ang gusto ko masusunod. Kasi yung mukha niya kasi mabait. Ako kasi maldita talaga ako eh. So siguro lahat ng gusto ko masusunod. Hindi ko akalain na pag siya pala, sabi pala ng best friend ko, pag siya makatuluyan ko, maybe mababago akong old fashion na ako, mas magiging old fashion ako. Oo nga kasi nga yung sungay ko nga, napuputol niya. Mas disciplinarian siya, mas conservative siya, mas all-in-one talaga. So, naging boyfriend siya. So, sabi ko parang, ano lang yan, 30-70. Bibigay ko lang yung 30 sa akin yung 70. Siyempre, hindi ko na maalam kung magiging successful eh. At least, nagkaroon ako ng boyfriend. Yes. At the age of 20, doon ko pala na-experience na magkaroon ng boyfriend.
boyfriend. Hindi ko akalain na siya magiging first boyfriend ko. Then, hindi ko rin in-expect na yung sinabi ko or binitawang salita ng high school is magkakatotoo. Sabi ko kasi, sana panikaroon ako ng boyfriend, yung unang lalaking papasok sa bahay namin. So, check. Siya yung unang pumasok na lalaki sa bahay namin noong 20th birthday ko. Then, second, sabi ko, sana yung first boyfriend ko will be my last boyfriend. So, check. Then, the last one is, sana yung only boyfriend ko, siya yung mapangasawa ko. So, big check. So, nung after a year na magkaroon ako ng anak, saka ako nagkaroon ng communication sa high school best friend ko, in-invite ko sila, yun na unang nilang tanong, siya ba yung first boyfriend mo? Siya ba yung unang lalaking umakyat sa bahay niyo? Siya ba talaga yun? So sabi nila, wow, ang galing naman. So sila rin, nagtatandaan din nila yun. Kinilig sila. Although, oo nga, no, pag-iisipin mo nga, nakakilig niya. Kasi hindi ko naman din na-expect na mangyayari yun. Although, open-minded din naman ako na hindi naman lahat ng relationship is nagiging successful, tumatagal, at yung pangarap mo is natutupad din somehow. Sa first boyfriend ko na naging asawa ko, Dave's happy 19th birthday, ay, hindi pala birthday, anniversary sa ating dalawa. Thank you sa lahat na effort mo, sacrifices mo, sa love para sa akin, para sa mga anak mo. Ang dami natin pinagdaanan na trials, marami na tayong pinagdaanan na sumubok talaga sa atin ng tatag ng relationship natin. Hindi tayo yung couple na sweet, hindi tayo yung couple na, although kahit naman ako, kahit ikaw, lalo ikaw, ayaw mo ng PDA, hindi tayo yung tipong pag nakita na ibang tao is sweet. Para tayo laging double cards. Tayo yung tipo na para all in one ka kasi. Para ikaw yung tatay ko. Ikaw yung pangarap ko na maging kuya. So, naging kuya ka most of the time. Ikaw yung sumbungan ko. Ikaw yung asawa ko. So, all in one. Siguro malaking bagay din yung naging magkaibigan tayo. Mas naging open ako sa'yo. Before, mas lumalim yung paano yung pagkakilala. Kasi ikaw yung tipo na kahit ako yung asawa mo, hindi mo kakampihan sa lahat ng oras. Hindi ko makukuha yung suporta mo. Kasi alam ko na alam mo rin na may mga pagkakataon talaga is nakakagawa ko ng maling decision, mas impulsive ako, mas maiksing pasensya ko, mas matalas ang dila ko. So, mas madalas na nakakagawa ko ng wrong moves. So, nandiyan ka lagi, lagi nagsasaway, lagi nagsisermon. So, sana mas marami pa tayong taon na pagsasamahan. Sana mas maging maayos na yung sitwasyon kasi matagal din na nakahiwalay ka sa amin ng mga bata. Sana mas gabayan tayo ni God na malagpasan natin lahat ng pagsubok. Sana mas mailayo tayo sa tukso. Sana yung love hindi mawala anumang mangyari na hindi man na tayo katulad before na kasweet, hindi tayo katulad na ano, siguro depende na rin kasi dahil na magkaiwalay na tayo, tapos hindi ka ganun ka expressive. Sabi mo nga sa akin, plastic ako kasi mas madalas ako magsabi na I love you. Ikaw talagang napaka limit
napakatipid. So, yun yung mga differences natin. I love you. Happy 19th anniversary.